Hello guys, I am Elson Tismorio, Senior Content Producer of the Manila Bulletin. Welcome to MB Hot Seat. This is Manila Bulletin's forum where our editors and content producers face the personalities running in the upcoming 2022 national elections. For this episode, my fellow panelists joining me are Mr. Lori Cabañez. He is the Editor-in-Chief of the Manila Bulletin. We also have Mr. Rocky Nazareno. He is the Political Unit Head of the Manila Bulletin. And we have here Lance Romay Advincula. He is a member of our social media team. Our guest for today is none other than Presidential Aspirant Senator Panfilo Ping Lacson. Of course, we know Senator Lacson as the former PNP chief who served from 1999 until 2001. As a senator, he has authored various important measures such as the Anti-Terrorism Act of 2020, as well as the Anti-Hazing Law of 2018. Today, we will personally hear from the senator about his stand on the various issues, as well as his plans for the country should he win in the May 9 elections. Welcome to MB Hot Seat, Mr. Senator. And I must say, sir, I love the shoes. Thank you very much. And thank you for having me today. Yes, sir. Sir, before we start with the questions for today, may we ask you, sir, to share a few words to our audience? Well, first, of course, I'd like to thank everyone sa Manila Bulletin for inviting me in this forum to share my thoughts about the presidential elections and thereafter. And of course, kung ano yung background, kung ano yung pinanggalingan ko. And this is a good forum, this is a good opportunity to answer issues, concerns, and other matters that you may want to hear from this representation. Thank you. Thank you, sir. May we invite Sir Lori to ask the first question to Senator Lacson? Good morning, Senator Ping. Good morning, Lori. May I ask you, why do you think you are qualified to become or aspire to the president? I've spent 50 years, almost 50 years actually, in public service. I started my career as a military officer and served in the AFP for 20 years. Another 10 years as a police officer, capping my career as the chief of the Philippine National Police. And as I end my term on June 30, that will be my 18th year as a senator of the Republic. Having said that, I think I have the experience and my track record can speak for itself. Of course, I believe this may be self-serving, but I believe I'm the most competent. Among those who are running, of course, I'm being arrogant about that. But I honestly believe that I'm capable to lead the country in the next 6 years, if given the chance. In 2004, you ran for president. What do you think? Do you believe that your chances now are better than before? In 2004, I ran as an independent. Orphan kami noon eh. So very small group, kami lang ni Nabut Aquino, sino Congressman Zamora, and a few other legislators who joined my team. Now it's different. I belong to a party, and my vice presidential candidate is the chairman of the Nationalist People's Coalition, NPC. Heading my campaign team is former Secretary Ronaldo Puno, who chairs the NUP. So between us, tatlo yung political parties na nag-handle ng campaign. And ako, basically, I'm banking on what I said earlier, yung aming experience, long years of experience. Between us, meron kami mga 83 years, dalawa ni Senate President Soto, being legislators, at saka yung executive branch na experience namin. So we're banking on that. While yung iba siguro cannot also be, hindi rin matawaran yung kanilang kakayanan, but kami, we are presenting ourselves as your presidential and vice presidential aspirants with concrete, implementable, and future-proof strategy.
to steer this country to where it should be come 2022 onwards to 2028. So yun lang sa amin. Kasi we prepared long for this and our track record, again, without sounding repetitive, can speak for itself. I think Sir Lori has one more question. What do you think is your advantage over the other candidates? Yun nga, tulad na sinabi ko, track record, experience, competence, ano. And ako, I have always taken pride in my long years of service, yung aking integrity, no. When I was GPNP, hindi po ako tumatanggap, hindi ako tumanggap ng suhol. Even now, no, as I'm a legislator, it is now a known fact that I do not avail of my pork barrel, no, yung for the longest time, not only after yung Napoles caper blew right in our faces, no, even before that, as if I predicted that one day it would happen. I even delivered a privilege speech, no, detailing kung ano yung evil ng pork sa buhay ng bawat Pilipino. I am also not, you know, into accepting lobby money from those who are following up on the legislative proposals that they have, especially in legislative franchise, ano. Ako, I am always proud of that, ano. Yun ang sinabi ko nga doon sa yung isang presidential forum, na yun ang aking most prized possession, my integrity, and it is also my most valued inheritance from my parents, and especially from my mother. No, and if I may narrate an incident that yung tumatak, I was very, very young. Yung aking older brother, no, on his way back from our elementary school in Imus, Cavite, kapulot po siya ng one centavo. Actually, kusing po yun eh. Nung araw may kusing pa eh, yung one centavo. So he was very happy. So sinabi niya sa nanay namin, nanay, nakapulot ako ng pera sa daan. So we were all surprised, ano. And my mother, we were poor, by the way. I was born to poor parents, but yun nga, yung integrity nandun. Sabi niya, pagbalik mo bukas sa eskwela, hanapin mong pilit yung may-ari ng pera na yan at isauli mo sa kanya. Siguradong hindi makakatulog ngayong gabi. Yun po yung tumatak sa aking murang kaisipan. And since then, it's always there, ano? Hindi nawawala. And I love my mother hanggang sa pumanaw siya noong, I think, 2008. Ano? Yun ang hindi ko makakalimutan, yung pinamanan niya sa amin na yung honesty and integrity, not only in public service, but in, kasi hindi, wala naman sila sa public service. Yung everyday life, especially when no one is looking. And yung lagi yung aking sinundan. Yung aral na iniwan sa akin ng aking mahal na ina. Sir Rocky, I believe that you personally know the good senator. Yes, sir. I used to cover House and Senate, and we met in one of the hearings. Sir, I'd like to ask you, if you win, what will be the 5 priorities in your first 100 days? Ako ang priority ko, kasi ito yung nakagawian ko na since I became a legislator, yung budget reform. Ano? Kasi there's a lot to be done or fixed sa national budget. First, yung process pa lang, kasi apat yan eh. Budget preparation or planning, budget authorization, this is where Congress comes in, ano? Yung authorization meaning legislation, budget implementation, balik sa executive branch, and budget accountability. Ito na yung COA, oversight ng exercise ng oversight ng Kongreso. Now, ang practice natin ngayon, first, masyadong top heavy. Ang budget process natin is yung DBCC, Development Budget Coordinating Committee, magbibigay ng budget ceiling sa mga agencies. Sa akin, mali yun, because as I, you know, consult with private corporations, the big private corporations, sa kanila, zero-based. Meaning, kayo mga department heads, i-present nyo isa-isa yung inyong mga programs, activities, and projects, and justify bakit natin popondohan at kung magkano ipopondo. So, bottom up, no? Ano nangyayari sa atin? Walang consultation sa mga local government units, yung tinatawag na local development councils. They're functioning, but they're not functioning well. So, ano nangyayari? Yung dole-out mentality, saka yung culture of mendicancy,
Pagkat meron kaming, every time meron kaming budget deliberation, especially pre-pandemic days, ano, nakapila na yung mga governors, mayors, barangay chairman, may mga folders. Bakit? Hindi kasi pinakinggan yung kanilang pinrepare na local development plan. And who should know the needs and priorities of their own localities kung hindi yung mga local government officials? So, papalitan natin, zero-based bottom-up. Alam nyo ba na for the longest time, sa scrutiny ng budget, only 20% ini-endorse ng RDC, yung Regional Development Councils, ano, all over the country. 20%. I kept questioning this sa DBM, sa DBCC. Bakit 20% lang? Di ba dapat mas marami silang stake? Because after all, yung budget naman para sa mga local government units din eh. Maski sa Metro Manila ka, local government pa rin. Bakit kailangan bigyan natin ng budget ceiling? So ang ginagawa ng DBCC sa budget preparation nila, okay, ito yung budget ceiling ng each and every agency. You work on that ceiling. Sa akin, mali. Dapat, sabi ko nga, tulad ng mga private corporations, mag-present kayo sa budget for the following year by justifying kung ano yung project nyo at kung magkano yung gagastos yung project. Second, hindi tuloy nag-trickle down. Dapat bottom up. So, pagdating pa sa Congress, kanya-kanya insertion. Yun ang mas masama. Because pag nag-insert, hindi man nagko-consult sa mga mag-implement. So, walang coordination. Paano i-implement? So, for the past 10 years, yung unused, on the average, unused appropriations, hindi nagamit, 328 billion pesos. On the average, from 2010 to 2020. So, sayang. Ang nadidinay mo doon, yung dapat mabigyan ng social services, yung dapat mabigyan ng livelihood, at yung entire country dapat nabigyan ng infrastructure. So, yun ang napakalaking mali. Papalitan namin yun para ma-empower yung local government units. Not only in terms of budget preparation and planning, but more so in the implementation. Pag ganun ang ginawa natin, yung job opportunities mapupunta sa mga LGUs na malalayo. Mababawasan pa yung squatter dito sa Metro Manila. Uuwi sila because there are jobs. Because of the infrastructure, livelihood, even social services. So yun po yung aking pananaw. First. Second, kailangan siguro in this day and age of modern information and communication technology, mag-digitalize na tayo. Naiwan na tayo rito. Hindi tayo automated sa customs, biyaya. E pagka hindi digitalized, yung corruption will always be there. Kasi nga, may human intervention. Third sa akin, corruption. Ito yung tingin ko na talagang pumapatay sa atin for the longest time. We eliminate corruption or minimize corruption in government, we solve at least 50% of the country's problems. So yun ang tatlo. And then, of course, the others, yung ano na yun, parang karugtong na rin doon, agriculture, we are a country of importers. Bakit tayo mag-i-import ng strawberry? Bakit tayo mag-i-import ng gulay? Hindi ba yung mga produce na wala dito? Pero kung meron naman tayo, bakit papatay natin yung mga sasaka? So, yung government support sa agriculture, fishery included, dapat nandoon. Meron pa tayong 3.12 million hectares na irrigable, na hindi irrigated. E tatlo lang naman components sa agriculture eh. Seeds, meaning binhi, patubig, pataba. Ito lang naman susuport ng government, pati hindi natin ibigay. I authored the Free Irrigation Act. Pero it's wanting in implementation. So, yun mga priorities na titip. Of course, crime, illegal drugs should continue. But iba dapat yung approach. Hindi puro law enforcement. Dapat merong prevention and rehabilitation. No, yung demand reduction, supply reduction, holistic, comprehensive. Yun po yung top of mind, lima na dapat i-prioritize. But there are so many other things to look into. Thanks, sir. Go ahead, sir. When you were PNP chief, you were popular for your handling of cotton cups. You were personally
hands-on. When you become president, how hands-on will you be to in going after the grafters? Well, on a larger scale, because alam mo, sabihin na nilang 110,000 lang yung PNP noon, no? But they were the armed members of society. Mahirap ding handle. But I think in 3-4 months time, no, I got immersed do sa itinatawag na internal cleansing. The same thing, the same standard will be applied when I become president. Internal cleansing ng entire government bureaucracy. Everything starts with government. Wala namang way. Can you tell the public at large, you do this, you do that, but government is not doing it itself? Sa akin kasi, ang ito natutunan ko leadership by example, it's second to none. There's no substitute to it. Because a leader cannot preach what he cannot practice. Kaya ako nag-succeed doon sa aking anti-cotong operations noon, nawala yung cotong cup sa mga kalsada. Because alam nila, hindi ako tumatanggap sa illegal gambling, yung mga nagtatransact ng business sa PNP, suppliers, contractors. Alam nila yon. And they knew I meant business because I myself was practicing what I was telling them to do. So, kaya ako successful sa paglilinis ng PNP noon because, yun nga, bottom line is leadership by example. Tapos, isang standard lang. Hindi po pwedeng pagkakilala, pagkaalyado, pagkumpare, iba yung standard. Pag hindi kaalyado o kalaban lalo na, iba yung standard. Meron akong kumpare, no, matagal na we grew up together sa serbisyo. He was regional director. When I found out that he was on the take, I removed him immediately and I had him investigated. That's why they knew me. Na sa akin, isa lang standard. Kasi pagka dalawa standard mo, lahat magsisipsipan lang, libre na sila. So, hindi magsasucceed. Hindi kaya, sir, ma-affect yung efficiency ng government kung marami kang matatanggal eh? Well, ako, there are 1.3 or 1.4 million government employees, officials, ano. I don't care if I'm left with 500,000. Kung yung 500,000 naman, yun yung mga honest, talaga nagtatrabaho, meron kang 1.4. Eh, yung 600,000 naman doon, nagmamanicure lang. Hindi naman nagtatrabaho. Nagnanakaw pa doon sa mga dumudulog para humingi ng tulong. Hihingan pa ng padulas. Hindi natin kailangan yun sa gobyerno. So, even if I'm left with 500,000 government employees, as long as they're the performing employees, the honest employees, I'm okay with that. Thanks, sir. Sir Rocky, I believe you still have one more question for... Sorry. Sir, which of your opponents right now do you respect the most? Well, all of them, because hindi naman sila yung kalaban eh. Ano, mamali yung notion na porkit sila yung competitors, katunggali. We don't look at them as our kalaban. Ang kalaban natin dito, pandemic, joblessness, kahirapan, ang daming kalaban. Doon kami nakatuon, kaya laging kami ni Senate President Soto, pagka when we go around, especially nung open pa, nung wala pa itong Omicron, lagi namin ini-emphasize, issue-based tayo. Ang harapin natin, ano yung mga problema na dapat nating labanan? I've been asked that question several times. I give the same answer. Hindi po sila yung kalaban natin. Actually, ang kalaban namin pare-pareho, common. Kaya hindi dapat kami naglalaban lamang. Kaya ina-elevate nga namin yung discourse. Wala na yung magre-resort ka sa siraan, no? Sa mudslinging. Lagi namin iniiwasan yung ganong pagkakampanya. Kami, we rise on our own merits. That's probably because it's about time. Because, you know, we're facing very tough problems that need tough solutions coming from tough leaders. Hindi natin makukuha ito sa siraan, sa politika. Wala na rin tayong papupuntahan as a country. May urgency po tayo ngayon. Thank you, Sir Rocky. Senator, if I may ask a follow-up about your shoes po. Can we get a close-up of the senator's shoes? Sir, you're wearing Jordans. Air Jordan. If we're talking about Jordans, sir, we're talking about the best. And incidentally, you said earlier that you believe you're the most competent candidate, sir. Is that a coincidence, sir, or
Did you purposely wear Jordans? Hindi ako conscious talaga. Maski nung araw pa, talagang number one na idol ko sa NBA si Jordan. Maski nung lumipat siya from Chicago to Wizards, yes, doon ako sa Wizards ngayon nag-root. Ano? Ganun kasi ako. Dalawa lang yung players na talagang sa NBA, Jordan and LeBron James. Ano? Kaya marami na rin ng LeBron James na shirt. At saka meron din ako sapatos ni LeBron James. But you know, I think Jordan, Michael Jordan, unequal pa rin na up to this point, ano? Kaya wala na nga siya sa NBA. Kumikita ako pagbili ng anak ko nito para bigay sa akin. Meron siya royalty rito eh. Yes, sir. Lagi siya may royalty diyan. Sa PBA, sir. Hindi na ako ang dati noon Hinebra ako eh. Ang sinusundan ko naman noon si Jaworski. Kasi gusto ko yung alam mo yung kung hindi man smooth maglaro, yung medyo yung determined ba, yung determination? Never say die, sir. Yes, ganun ang gusto ko talaga. Yung nakita ko yung passion, determination, parang hindi napapagod. Yes, sir. If I may continue po, no, we all know that the COVID pandemic has really negatively affected practically all facets of our lives, sir, no? But sir, just setting that issue aside, what would you say, sir, is the single biggest problem of the country right now? Corruption. Kasi, ano, day to day, no, we see it in the streets, we see it in government offices, we see it even in the highest echelon ng society, or even in government. Kaya ang formula ko lagi is, let's start with government. Kasi pag binag-usapan ng corruption and other problems, the number one problem of this country is government. And the solution, you know, lies in the face of the problem itself. It is also government. You know? Nobody can correct government except government itself. So everything starts with government. Over time, nawala yung trust, nawala yung respect. Yun ang ina-aim namin ni Senate President Soto. Restore the trust and respect of the people sa government. Kasi without that trust, government cannot function well. Kasi laging suspect eh. Tingin nga sa lahat ng mga taong gobyerno, no? Para bang wala na exception eh. Parang lahat kawatan. Kaninong kasalanan yon? Hindi sa mga tao. Kasalanan din ng gobyerno. So we have to correct government if we want to correct the ills of this country. Yes, sir. Sir, you mentioned po kanina, sir, no? That you've never used your pork barrel and you're very proud of that, sir. Yes, actually, yung first 6 months, kasi nung pag-upo ko ng 2001, naandun na yung remaining, yung 100 million, kasi at that time, 200 million per year yung PDAF, yung pork barrel. Daming tawag eh, Countrywide Development Fund, kung ano-ano pa, pero ang bottom line, pork barrel pa rin yun. Pork barrel per se is not bad. Ang problema, yung how to manage or how some legislators manage their pork barrel funds, ano? Alam naman natin, you talk to contractors, you talk to suppliers, talaga naman merong commission eh. Pagka nga 20% ang description ng contractor, I've talked to a lot of them in the course of my investigation. No? Pag 20% nga, mabait daw eh. Tsaka pag 20% na nagko-comply, na hindi nang gagancho, mabait na yung legislator. Bumaba na ng bumaba yung standard. Ang hindi mabait daw sa kanya, yung tumanggap na ng anticipo, ng advance, tapos ibibigay pa sa iba yung kontrata. Yun daw ang salbahe. Ang standard nila, basta nagbigay sila ng komisyon at tumupad sa pangako, ang bait daw ng legislator. They even mentioned names eh. So, of course, I won't mention names anymore. I was about to ask them. Bumaba na bumaba yung standard ng sabihin natin morality in government or in public service. So, sa akin, kaya ako hindi ginamit yung pork barrel. I tried using it eh, yung sabi ko yung first 6 months, ano. Kasi sabi nila, dito ka makakakuha ng mga kaibigan from the mayors, governors, at saka yung mga natutulungan. You know, I ended up filing cases against mayors, against contractors. Sabi ko, bitiwan ko na ito kasi sa halip pala makakakuha ng kaibigan, puro kaaway ang makakasagupa ko rito. There's an incident, ano? Di, Laguna ito eh. I allocated parang water supply yata yun na project. Parang sabi ko, parang hindi tama yung paggagawa. So I check, binalikan ko. Yung bilin ninyong yung PVC pipe,
Pumunta ako mismo sa hardware na binila ng contractor, ng contractor. Ang presyo niya, kita ko yung resibo, 6,500. Nung pumunta ako sa hardware, bumili kami ng the same pipe, 1,900. Anong gagawin mo? Hindi mo papailan ng kaso? Pipikitan mo na lang ng mata? So pinalan ko ng kaso yung mayor, yung naging proponent, of course yung contractor, at kung sino pa yung involved. Meron din nangyari sa akin sa dito in Metro Manila. Pinalan ko rin yung mayor. Doon ko na-realize, pare-pareho ang tingin. So sabi ko, starting 2002, ayoko na. Kasi maski hindi ka kumukuha ng komisyon, ang tingin ng mga tao sa lahat ng mabatas, bar none, kumukuha ng komisyon, maski hindi naman talaga lahat. So yun ang kaya since 2002, hindi ko na talaga kinuha. Sir, tanong ko lang, yung unused pork barrel mo, paano yung nagiging savings? Naka-reserve sa akin yung last amendment. Deduct 200 million from the General Appropriations Bill. Yun. So, I saved the government kung 6 years at 200 million per year, medyo malaki-laki rin, no? 2.4 billion. Eh, for 18 years. Hindi lang yon. Sa kaka-scrutinize ko ng budget, naging conscious lang ako kasi naging usapan na yung mga unused, misuse, abuse. Sabi ko sa mga staff ko, pakikwenta nyo nga lahat ng in-scrutinize ko, yung lahat ng tinanggal ko, lahat ng hindi nagamit, na possibly na-abuse, kung magkano. For 18 years, 300 billion pesos. I didn't realize na ganun kalaki na pala yung natipid ko para sa gobyerno. O para sa Filipino people, actually. Filipino saan napunta yun? Yung natipid? Either natanggal, hindi na bigay, or na-realign, institutional. Ang realignment ko mostly, kasi napansin ko, yung research and development, 0.4% lang. Kaya tayo nagkakaganito, kaya tayo import ng import. Pag may kailangan tayo, maski ano man yan, mga equipment, kung ano, ang research and development natin, Google, hahanap na mabibili. Eh, ang dami natin mga scientists dito, ang dami nating inventors, pumupunta na ibang bansa, yung kanilang invention, binibili natin pabalik. Eh, samantalang kung buhusan natin ang research and development, DOST and other agencies na capable naman na mag-harness ng mga magagaling na tao, mga technical people, tayo na mag-produce, mag-invento with the support of government. Di ba tayo ngayon na magbebenta sa ibang bansa? Asenso tayo, may job generation pa tayo. Yun ang problema kasi nakagasan natin mag-import. Bakit? May kita rin eh. Pag nag-import tulad ngayon, 60,000 metric tons ng galunggong o isda, for that matter. Alam nyo ba, ipagtanong nyo, per kilo may rebate. Tsaka mag-import ka ng isda, archipelago tayo, pinapatay mo yung mga isda natin. Mag-import ka ng gulay, pinapatay yung magsasaka natin. Nagkagisa na natin yung pag-imported, okay eh. So dapat Filipino first, ito kasama rin nga para sa aming platform, i-harness natin yung galing ng Pilipino na sa ganun, yung manufacturing sector, industry sector, lahat makinabang. Education, for example, ano, yung Quaquarelli Simons, ito yung research group based in London. Ang latest nila, yung study nila conducted last November 2021, kalalabas lang nito. Alam nyo ba yung UP, pang ilan na ngayon sa ranking, number 77. Ang Ateneo, 124. Eh dati sa atin sila nag-aaral eh. Naunahan tayo ng, of course, Singapore yung number one, ano? Yung University of Singapore. Malaysia, South Korea, Japan, China, even Hong Kong, tapos India. Nandun sila sa taas, mga top 10, top 15. Tapos yung number one learning institution natin, number 77. Because sa study, sinasabi, yung mga, lalo sa postgraduate, walang research and development. Umaangal yung mga professors. Hindi sila binibigyan. Walang pondo yung mga universities, ano, state colleges, universities, and even private. Hindi man lang sinisira ng pondo for research and development. So nagsasuffer yung learning ng mga estudyante. Kasi anong backup support ng mga professors kung wala naman silang
katuwag ng research and development. So, ang daming apektado. Senator, to succeed in governance as president, you need good people. Can you give us a glimpse, an idea of the composition of your cabinet? Well, skills matching. Kung sino yung right person sa job, dapat doon mo ilagay. Well, ano, ito lang, example lang, ano, hindi ito'y parang indictment of nung tao or yung nag-appoint. What does an NBI director do as PhilHealth president? Ano, bakit na ang pinalitan niya, military officer? Parang mali yung skills matching, di ba? Dapat, ang tingnan natin, kung ano yung departamentong pupuntahan o yung ahensyang pupuntahan, i-match natin kung ano yung skill ng tao. Tingin nga namin, mali pa nga yung doktor yung ilagay mo dun eh. May knowledge siya sa health, pero dapat mas finance ang orientation. Bakit? Insurance yan eh. Managing ng pondo yan eh. Eh maglalagay ka dyan ng doktor na hindi marunong sa finance. Kaya nung nag-imbisik ka kami 2018-2019, 14 billion pesos ang nawala sa PhilHealth. Nawala in the sense na nabigay doon sa mga hindi dapat puntahan. Ito pa yung imbisikan namin, yung IRM, yung reimbursement mechanism, di ba? Na kung saan, pang COVID lang. E saan napunta yung karamihan ng pondo? Sa mga paborito nilang hospital, alam na rin natin ang dahilan kasi may lagay. Na ang activities, dialysis, hindi related sa COVID. Kaya 14 billion yung kwenta namin. I gave all the documents, yung proceeds ng aming investigation kay Secretary Guevara. And that's the reason why former PhilHealth top officials are now facing charges before the ombudsman. Sa Senate yun eh, out of the investigation, kasi nag-kumontak sa amin si DOJ Secretary, inatasan siya ng Presidente, mag-imbestiga, task force. So kumontak sa akin, baka pwedeng i-share nyo sa amin yung, I gave everything to him. He was very thankful. And the bulk of the evidence that they presented, galing sa Senate. Sir, on that subject po, no, we're talking about your potential cabinet members. Looking at your rivals in the presidential race, sir, do you like fancy or would do you fancy any of them, or rather do you see any of them as a potential cabinet member? Would you assign any of them to a particular department, sir? Well, una-una, may 1 year ban. I have one whole year to think about it. That's a very safe answer, sir. Hindi naman safe kasi yun ang practical na answer. Kasi yes, 1 year yung pag-iisipan mo. Kasi of course, may ilalagay ka na dyan. Eh, pag-isipan natin for the period of 1 year kung sino yung pwedeng palitan noong mga losing candidates. Sir, last na po, sir, about your stand on pork barrel, sir. Has the pandemic changed your mind or your stand, sir? Kasi 200 million a year sounds very helpful to pandemic response efforts, sir. Hindi nag-change. Never nag-occur sa akin na palitan yung aking stand. Kasi nga, every time I scrutinize the budget, lalong lumalala yung insertions. No? You know, gone are the days na noong kaming sa first term ko, makarinig lang kami ng 500 million pesos na in-insert ng isang legislator. Parang gulat na kami. Ang laki naman ito. On top of the 200. Alam niyo ang usapan ngayon? Pinakamalaking nakita ko insertion, 15 billion in one district. Wow, sir. 10 billion, 8 billion, 6 billion. Billionis na ang labanan. Ang babalik uli ako, hindi po masama yon, kasi nasa authority naman ng Congress na mag-amend ng budget. Kasi yun ang essence ng authorization phase eh. Hindi naman perfect yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget. Kailangan talaga itingnan ng Senate, mag-deliberate, at yung mga tingin nila, tingin namin, mali, i-realign namin. Ang problema, kukuhugot sa isa, ilalagay sa isang district na 15 billion. Now, anong effect nun? Walang consultation, paano i-implement? So, kung sino-sino na lang contractor, kung ano lang maisip na project, of course, nandun sa NEP o nasa GAB o nasa GAA, yung project. Pero hindi ma-implement. Every time I ask Secretary Villarden, no, sa committee hearings ng budget, alam nyo ba ito? Kasi makikita ko halimbawa yung ngingiti na lang siya. Sabi niya, ano yan?
congressional initiative. Paano nyo implement ito? Hindi niya rin masagot. Yun na nag-a-account to sa 328 billion per year. That was worse before, ha? Before 2010, 450 billion a year. Kaya kung naisip yung Brave, eh, yung Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, sabi ko, 450 billion, hindi nagagamit, edi ibaba na lang natin sa LGUs, empower natin sila, i-capacitate natin sila, gamitin natin yung local government, o local development academy. Meron yan eh. Meron pa tayong DAP. Ano? When I was in Yolanda, one of the legacy projects, you know, in-enroll namin sa DAP to acquire masteral degrees. Yung sa Yolanda Corridor, yung mga community planning officers nila, yung mga planning officers ng mga municipalities, na ipag-graduate namin 162. Wala pong ko sa government kasi merong sinuportahan ng USAID. Kasi tinanong ko ni Gloria Steele, she was the mission director, siya rin yung Pilipina yun eh, ang pangasawa Amerikano, and then siya yung nasa USAID. So, very gracious lady na talagang yung heart niya nasa Pilipinas. Sabi niya, mag-isip ka, secretary, sabi niya, ng mga projects na pwede kong ponduhan. Ngayon, nakagraduate sila, 162 out of the 171, yung Yolanda Corridor na tawag namin, ando sila nagsiservisyo. Capacitated. So kung tutulungan ng national government and local, not only empowering them by way of the national budget, but pati yung capacitate them to make them productive. Asan sa Pilipinas? Kasi kakalat yung resources. Hindi lang nandito lahat sa central government. Yes, sir. As you know, sir, this is MB Hot Seat, an online show, and primarily our audience is the netizens, sir. Good thing, sir, we have Lance here. He gathered questions from our social media followers. Naka-armor vest ako sa questions. So these are the questions that we've gathered across our readers from the social media. Let's start with a Facebook user, Aina Desimban. Senator Peng, you recently voted against the approval of the bill on extension of the Bangsamoro transition on the third and final reading. Since the bill was already passed into law, and if it happens you become the next president, would you support its transition period in Bangsamoro government, same as how the current president does? Yes, I will support. You know, the reason why I voted against the actually postponement of the election ang binotohan ko, doon ako nag-dissent. Doon sa BOL, nag-vote ako in favor, yung organic law. No? Ang hindi ko binotohan, yung postponement election, because alam nyo, yung BOL mismo, it underwent ratification in a plebiscite. Sabi ko, teka muna, kung ipopospon natin yung election beyond the term ng mga appointed, kasi appointed eh, di ba kailangan i-ratify din ng tao in a plebiscite? That was my main argument. Sabi ko, may strike down sa Supreme Court yan pag may nag-question. In fact, I was consulting with a sitting Justice of the Supreme Court. Tinanong ko sa kanya, wala bang problema to yung constitutionality? Sabi niya, definitely magkakaroon ng problema yan if the issue is raised before the Supreme Court. Kasi it is an organic law ratified by the people upon passage. Pag in-amend mo maski isang provision doon, at may jurisprudence yan eh. Di ba kailangan iharap mo rin sa tao? Gusto niyo pa bang magpatuloy, ma-extend ang term nito mga namumuno sa inyo? O pwedeng ma-extend yung o hindi na i-extend kasi hindi na tayo mag-eleksyon. That was my main issue. Hindi yung ayaw ko ng Bangsamoro. Bali, in-extend sir yung Bangsamoro. Term of office. Matatapos sana sila ng ano eh. Ng, ito, dapat haharap sila sa eleksyon. Kasabay ng national. No, yung parliamentary government from the chair. Lahat ng mga inappoint ng presidente, hindi na sila haharap sa eleksyon dito sa national elections. I-extend na lang sila para hanggang 2025. Sabi ko, consult natin yung mga Bangsamoro people. Karapatan nila yan. Kaya ako bumoto ng no. Okay, thank you, sir. Now, let's talk about the environment, sir. Facebook user Chris Ann Bautista Kibuyen is asking,
your programs about sustainable energy? Well, supportive, ano? Kasi may pinasa tayong batas, yung renewable. Author dito ni, nung majority leader namin, si Senator Migsubiri. He was passionate and we all supported it, ano? Pero again, implementation. Ayaw suportahan ng government yung pagpursu ng yung sa renewable energy. Eh tayo pa naman, ang yaman natin sa araw. Nanghinaya nga yung mga kaibigan namin, yung mga kakilala namin from Europe, from other Western countries. Ang dami niyong araw, ba't hindi niyo i-harness to the fullest yung inyong solar energy? So, ang problema kasi pagka yung fossil fuel pa rin tayo, ang statistics kasi, pag wala tayong ginawa, hindi tayo nagbawas ng carbon emission in the next 25 years. No? Parang, no, ang estimate nila 75 years, wala ng earth. Tapos na tayong lahat. Ang Pilipinas, ang contribution lang natin, 0.3, napakaliit natin, ano? But we are fourth out of 180 countries in the world na talagang most vulnerable sa climate change. Ibig sabihin, yung typhoons, calamities, pero wala tayong may contribute because hindi naman tayo highly industrialized. Ang talagang biggest contributors yan, China, US, yung malalaki. Tayo, ang liit ng contribution, but, you know, the role that we can play there sa environment is call out the other countries. Parang mag-join tayo doon sa mga iba nagka-clamor, hoy, magbawas naman kayo ng greenhouse carbon emission. Kasi pag hindi tayo nagtulong-tulong, eh talagang wala na tayong earth na pag-uusapan in 75 years, 50 or 75 years, ano, if I'm not mistaken. So, yun, we should all support kung ano yung makakapag-save sa earth, ika nga. Okay, thank you so much, sir. Now, Facebook user Geraldine George wants to know, what is your plan for the unvaccinated? What's your stand on their human rights, and do you have plans to respect their decision while helping them against discrimination and letting them be given back the privileges that were taken away? Yes, maximize yung vaccination, maximize yung information campaign. Ano? Kasi sa ngayon, titingnan natin yung statistics, talagang ito lang Omicron. Ako, I got infected, ano? Nag-positive ako. Pero dahil fully vaccinated and boosted ako, sandali lang eh. 2 to 3 days, I felt well already. No? And ito yung talagang parang standard. Pag hindi vaccinated, namatay na tayo ng 5 yata eh. 3 or 4 out of the 5. Yun yung hindi vaccinated. So let's educate our people. Ito yung risk that you're taking if you refuse to be vaccinated. But first, hindi lamang make the vaccines available, but make it accessible. Ako natawa nga ako doon sa ginawa ng DOTR. No ride, or no vax, no ride. Pagkatapos after a few days, saka sasabihin na gagawa kami ng lugar kung saan kayo pwede magpa-vaccinate. Accessibility. Sino ba yung marunong mag-online? Hindi naman tayo lahat marunong mag... Yung BMS, di ba? Magre-register ka online to be vaccinated, to be scheduled. But hindi natin tulungan? So, make the vaccines available, but equally important, make the vaccines accessible. Kasi ilan na yung inutang natin for the vaccines? Katakot-takot na. Sobra na nga yung ating vaccines, yung doses. Pero kung hindi accessible sa mga tao, yung iba gusto magpabakuna pero hindi makapagpabakuna kasi hindi nila alam. Tapos kung alam man nila, wala rin siyang kapasidad na para pumunta sa mga center. So, government should get out of its way para ma-maximize yung vaccination. Okay, thank you so much, sir. Now, let's go on with education. Facebook user Mikel Corvus wants to know, if you become the president, sir, how will you address the needs of the education sector with its lack of manpower, especially now that most of the private schools in the country got closed because of this pandemic? Exactly that, ano? Lack of manpower. Ang out of the 965,000 teachers yata na meron tayo o kailangan natin, lacking tayo ng, I think, 36,000+. Bakit hindi attractive yung pagtuturo? Kasi medyo naiwan sila doon sa salary scale. So, ang solution dyan is i-upgrade natin yung salary ng mga teachers, ano? There was a time nang before ako yung nag-introduce sa ako nag-amend institutional, dagdagan natin yung CHOC allowance. I found out na yung CHOC allowance do sa GAA nasa mga 1,000 or 1,500. Ngayon nasa 5,000 na. Kasi yun,
over the years, kada merong budget deliberation, pinapadagdagan namin. Ako yung nag-initiate nun eh. Yung quality tertiary, yung pre-tuition, alam nyo kung saan nagsimula yon? Merong 8.3 billion na insertion. Walong legislators, tigi 1 billion. Yung mga legislators, mga armed legislators, sabi ko, sino mag-implement nito? Hindi pwedeng implement ng DPWH kasi meron kayong ano eh, autonomous kayo eh. Bakit kailangan mag-insert kayo ng 1 billion? They lobbied in my office for one whole week. Inaabot ng 10, 11 o'clock in the evening. Ina-explain ko sa kanila, ayaw makinig sa explanation. I removed it. Tapos napag-usapan sa COCO, sabi ko, meron ako itong 8.3 billion na nakalutang. Anong gawin natin dito? And at the time, Bam Aquino was still a member of the Senate. Napagkasundan namin sa caucus, ilagay na lang natin kasi he intended at the time to pass or to sponsor yung tertiary education, yung pre-tuition. So wala pa yung batas, nagkaroon na kami ng 8.3 billion. Doon nag-start yun. But again, hindi fully supported ng government. Everything, karamihan ng problema natin sa implementation. We have very, very good laws that we passed. Pagdating sa implementation, nagpipail. And that's where we can contribute because galing kami sa legislation, we know the laws that we passed and we are in a better position to implement the laws. Okay, sir. Thank you so much. Now, let's go on with questions from Twitter. This is from user at Likely Hoodie. Mr. Ping Lakson, if you lose the election, are you willing to accept a cabinet post after one-year ban from the winning candidate, whoever he or she is? If yes, what department are you willing to lead? My mindset right now, kasi mandate ng tao, hindi tayo tinanggap. And then sa akin, manalo matalo, either one is a blessing for me. Blessing simply because ako, when I look back at my career, careers, dahil dalawa naman yung pinanggalingan ko, parang satisfied na ako. In fact, when Senate President Soto talked to me, wala na akong planong mag-run ng second term because available, eligible pa ako for a second term, for the second round. Sabi ko, ayoko na because I spent so much in public service. Gusto ko naman balikan yung pamilya ko. Gusto naman ko naman ma-enjoy yung mga kaibigan ko while I still can. Kaya lang, he prevailed over me. Sabi niya, ako ang plano ko lang, kasi we're of the same age eh. Plano ko lang mag-vice president because gusto kong tutukan yun. Gusto kong pakita yung problem ng illegal drugs, kaya ko isolve. Baka pwedeng samahan mo ako. Ipaubaya mo lang sa akin. Request niya lang, bigay ko lang sa kanya yung pag-solve ng illegal drugs. So sabi ko, sige, di tingnan natin, pero talagang ayoko na. Kasi even sa Senate, ayoko na nga bumalik. Kasi I've served enough and I'm not getting any younger. No? Gusto ko rin naman yung lalabas ako sa government service na hindi yung ugod-ugod o kaya paralitiko. So, ganun ang, but then, nung nag-uusap kami, plus yung encouragement from fellow cavaliers, from fellow PMR, Secretary Villa, in other, Gerald Biason, maraming kumakausap sa akin, baka naman pwedeng gusto namin makakita ng isang PMAer na presidente bago kami mamatay. So, those and other encouragements. So, I slept over it. And then sabi ko, sige, let's give it a try. Anyway, parang matalo tayo. That was my original intention. Pero I think we can do more in public service. So, that's where I am. So, kung tanong mo sa akin, kung tatanggap ng cabinet position after the one-year ban, kung tatanong mo ako ang mindset ko, pahinga na ako talaga. Okay, thank you so much. We have another one from Facebook user Mitch Regalado. If you will be elected as president, what are the current programs or projects of the Duterte administration that you will continue and stop? Yung build. Kailangan natin yon para sa pumasok yung investment kasi infrastructure. Kailangan natin, dyan tayo nagkukulang eh. Kasi sabi ko nga, since 2001, alam niyo yung budget, first budget year ni President Arroyo, 2001, kung magkano lang, 800 billion pesos. Tapos naging 1 trillion, 1.5, 1.9, 2 trillion. Ngayon, 5 trillion na tayo. So pagka nakikita ko yung nangyayari sa labas, nasaan yung dagdag? Okay, duman tayo ng SLEX, duman tayo ng NLEX, duman tayo ng SETEX, duman tayo ng TPLEX. Maganda, ang bilis nga ng biyahe ngayon papuntang Baguio.
Pero magbabayad tayo ng toll because private initiative. Saan napunta ngayon yung from 800 billion to 5 trillion? Parang wala tayong nakitang commensurate. So, ganun ang aking pananaw. Ano? So, build. Napakagandang programa na dapat ituloy. Second, yung fight against illegal drugs and crime, ituloy, pero itweak. Na-explain ko na rin kung ano yung lacking. No? Huwag masyado sa law enforcement. Tingnan natin holistically yung problema. And then, of course, yung fight against corruption ni President Duterte, ituloy. Kaya lang, may variation. Huwag yung double standard. Kasi alam naman natin, narinig natin yung formally, tapos yung sa PhilHealth, yung sa customs, di ba? Parang sa halip na na-involve ka na doon sa pumasok ng mga shabu, tapos corruption, mga tara, pagkatapos ililipat mo lang ng opisina, kasi nga, kaalyado eh. So, yun ang mga dapat ituloy, pero dapat i-improve. No? Okay, sir. Sir, before we proceed with the last question, I have a question for you, sir. How will you address the issues concerning the LGBTQIA+ community if you win the presidency? Yes, there should be, yung gender equality should be there, ano? Kailangan talaga, itrato mo lahat ng homosexuals na parang lahat ng heterosexuals. Walang special attention because they cannot think na they are normal people kung special attention bibigay mo. Pero wag mo rin discriminate. Let them act and be treated like any one of us. Pare-pareho kasi once na nagpasa tayo ng batas, sa PWD, okay, kasi impaired yun eh. Special. May mga special privileges. Pero wag naman pati yung sa issue ng homosexuality, bibigyan natin ng special privileges. Ipantay lang natin, wag natin i-discriminate. Wag din natin bigyan ng... Kasi hindi sila makapag-isip na, bakit iba trato sa amin? Hindi ba dapat ganun ang approach? Yung same-sex marriage, hindi naman uubra sa Catholic Church. Ang sa akin, yung legal union, yung civil union, okay yon. So they can also be treated as equal, treated equally as any man and woman na mag-aasawa. No, okay ako doon, but yung same-sex marriage, baka may problema tayo. Pero sex, same-sex civil union, I'm all for it. Okay, thank you so much, sir. This is the last question from Twitter user Split Views. If the conflict in Ukraine, where Europe, US, and Russia are involved, will escalate to war, what are the foreseen impacts to the Philippines? And as a president, how will you address the problem to shield the country from the devastating consequences? Well, ang problema sa Ukraine, ano, it could trigger a third world war. Kasi alam naman natin, di ba, yung nagsimula sa Europe, o kaya nagsimula yung sa Japan, yung kanilang expansionist program noon, nauwi sa Third World War. Yun ang problema natin, pagka pati tayo nasama sa conflict ng ang dapat NATO lang o yung US yung nag-a-attend. So, potential yung Ukraine kasi nagkakagirian doon and medyo nagkakainitan. Sana wag matuloy kasi nobody wins in a World War. Alam naman natin yung First World War, Second World War, and we cannot afford. Pag ganito yung ka-modern yung warfare, we cannot afford a Third World War. Baka ma-wipe out tayo lahat. So, wag natin sabihin na problema lang nila sa Europe yan. Potentially, it could also spill over. Kasi ala-alliance yan eh. Di ba, Russia is in alliance with China, no? In so many aspects or respect. So, ganon. Thank you so much, sir. Those are the questions coming from the social media. Thank you. Can I have a last question? Yes, please. Are you in favor of compulsory military training for the 18-year-old? Ako, yes. No? Kasi dati naman talaga, meron tayong ROTC. Alam, sa akin, tingin ko doon, it will enhance patriotism. Kasi nag-ROTC kami. I'm sure, umabot din kayo ng ROTC, di ba? Na parang pagka nakasuot ka ng uniforme, maski nga hindi talagang totoong uniforme ng nasa armed forces, ang feeling mo, parang ready for battle, ready to defend the Republic. Sa akin, if only for that reason, ako nga yung nag-author pa nga nung, ano eh, yung pinalitan yung ROTC, naging community. Nag-author ako noon, pero hindi ako nag-sponsor because I was requested by then the late Senator Angara na paki-author mo ito. No? Naka-drafts na. So I authored it. But then, over time, ma-realize mo rin na parang mas mainam na yung mga kabataan natin. Parang, alam mo, iba yung sense ng patriotism na nararamdaman mo pagka nakanuporme ka. Speaking from experience, actually.
Sir, anong stand mo sa abortion? Ang abortion, nasa konstitusyon eh. Na talagang from conception, hindi mo pwedeng kitlin ang buhay. So, but then, may nakasad din doon, baka po pwedeng sa enabling law magkaroon ng variation. Sa akin, ang bottom line is, yung buhay, buhay. No matter what the circumstances are, buhay pa rin yun. Sir, if I may ask one more question po. Personally, sir, I find it very unusual for President Duterte to not have an anointed one in the coming election, sir. I just want to get your comments, sir. Kasi considering that he's a very popular president, so parang... Yes. Yes, sir. So parang I would expect na there would be a person that's eager to take his place the coming from the same ilk or camp. Sir, just your comments, sir, about that. Ang anointed one ni President Duterte, very clear naman eh, si Senator Bongo. No? But somewhere along the way, may nangyari na hindi naman tayo privy. Kaya nag-withdraw si Senator Bongo. Siya talaga yung anointed one niya. So ngayon, yun nga yung irony of it all, yung ruling party, walang kandidato. Yes, sir. Diba? Yun ang parang, ngayon lang yata nangyari na yung ruling party, walang kandidato eh. And sa mga pronouncements ng presidente, mukhang hindi naman niya i-anoint yung katandem ng anak niya. Mukhang hindi naman... I don't know. Hindi naman natin alam. Hindi natin mabasa yung isip ng presidente. But between now and May 9, is still a long time. And who knows, baka meron siyang i-anoint. Kung sino. Well, an endorsement from a very popular president. No? But when you're anointed, it doesn't mean that you will embrace hook, line, and sinker kung ano yung policies, di ba? So any endorsement, especially one coming from a very popular president. Ano? You would welcome, sir. Yeah, of course. Pag tinanggahan mo, parang napaka-arrogant mo naman, di ba? An endorsement, not just from the president, especially from the president, but not just from the president. Pagka ikaw tumatakbong maski anong posisyon, wag lang sa demonyo, tatanggapin mo endorsement. Yes, sir. Okay, thank you, Sir Lori. Thank you, Sir Rocky. Thank you, Lance. And most of all, thank you, Senator Lacson, for sharing your time with us and giving very insightful responses, sir, to our questions. Yeah, I hope I didn't waste your time this morning. Thank you very much. Thank you, sir, for saying yes to our invitation to be on our hot seat. So, guys, that's it. That's our episode for today. We hope that you learned something new about our presidential candidate. Senator Lacson. We hope that this episode will help you to make an informed decision about the upcoming elections. Dahil tandaan po natin, no? Ang pagkakaroon ng matalinong boto ay isang responsibilidad ng bawat Pilipino. Please like and share this video and subscribe to all of Manila Bulletin social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Please use the hashtags MB Hot Seat Lacson and also hashtag Matalinong Boto. Till next time, I am Elson Quismorio. This was MB Hot Seat.